What's up guys? In today's video, pag-uusapan natin ang tatlong bagay na sana noon ko pa nalaman bago pa ako magtrabaho as civil engineer. So kung interested ka, panoorin mo ang video na to. Simula na naman! Magandang umaga, kaibigan! What's up guys? Kumusta? Kung mapapansin nyo, nakamask pa rin ako, diba? Kasi ano ngayon eh, may wildfire. So sakit sa ilong. Daming ash, daming uso, kahit saan. Kahit medyo malayo sa amin yung sunog, amoy pa rin namin yung mga usok nung sunog na yun. So ang sakit sa baga. So ngayon guys, papunta na ako sa site, sa street improvement project namin. May meeting kami ngayon. Dahil daming problema, 'di ba? Sabi ko sa inyo, pag engineer ka, taga-solve ka ng problema. So ngayon, yung problema nito is yung design hindi nagma-match kung ano man ang nasa field. So hindi namin alam kung ang mali ay yung survey or yung contractor o yung designer. Hopefully ma-solusyonan na yung problema para maka-proceed na tong project na to. Okay, update ko kayo mamaya. All right. Bye. Tulong sa panibagong hamon. May paparating na bagong alon. Pwede kang lamunin na pwede mong sa... So nakikita nyo dito, So guys, kung nakikita nyo dito, na-form na yung curb, gutter, sidewalk, and also ang driveway approach. So bago kayo mag-install ng form sa site, kailangan yung lupa kung saan nakatayo yung mga forms na yun is na-compact na. So typically, ang standard is 95% compaction. Paano mo malalaman na 95% compacted na yung dirt na nandyan? So malalaman mo yan sa pamamagitan ng nuclear gauge or nuclear meter. So, merong mga companies or consultant na nag-offer ng ganyang service. Bale, yung device na yun, yung equipment na yun, yung ginagamit nila sa site para i-test yung density ng lupa at malaman kung 95% compacted ba yung lupa na yan. Importante na compacted yung lupa kung saan mo bubuhusan ng konkreto para yung structure na nandun hindi siya mag-collapse. So guys, late yung ka-meeting natin, buisit. Ha! Ang ayaw pa naman nun, yung late ba? Nakakainis. Kung nirerespeto ko ang oras mo, saan narespetuhin mo rin ang oras ko? Hindi ako galit. Anyway guys, habang naghihintay tayo sa mga ka-meeting namin, pakihit naman ang like button dyan. Malaking tulong na yun para sa video na to, para i-share ni YouTube ang video natin sa mas marami pang tao. Alright guys, don't forget to smash that like button. Kung nakikita nyo naman dito sa video na to, sa clip na to, ang tawag dito na machine is directional boring machine. So para saan ba to? So ginagamit ang directional boring machine para mag-install ng mga underground utilities sa ilalim ng lupa. Underground ilalim pa. Mag-install ng mga underground utilities. So ano ba example ng underground utilities? For example, cable, conduit, or pipes na kailangan siya nasa ilalim siya ng lupa. Ang maganda sa boring machine is, hindi mo kailangan maghukay ng napakahabang trenches. Trench, ibig sabihin, yun yung mga hukay ng lupa na ginawa mo. So, paano ba ginagamit ang boring machine? So, yung operator, siya yung nag-navigate ng pipes kung saan siya papunta. May high pressure fluid din lumalabas sa butas ng nozzle na yun para madurog niya kung anumang mga nandun na mga matitigas na lupa dun sa ilalim. So, ang kailangan mo lang is dalawang area, area A, area B, initial location mo, dun mo papasutin yung pipe, yan, dig. Nalabas siya dito sa kabilang dulo, lalabas na siya dun. So, na-install mo na yung pipe. Hindi mo na kailangan mag-hukay from point A to point B. Sa bayan, yung aral na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. So ngayon may solution na yung problema. Kailangan lang namin na permission ng mga property owners kung pwede kami magtrabaho sa property nila. Ay gagawin ko yung right of entry form, tapos papapirmahan ko sa kanila para magkaroon kami ng permission to work inside. Importante yan guys, dahil kung ngari magkaroon man ng mga problema o kasuhan ka ng trespassing ng property owner, at least may ebidensya ka, diba, na oh, ito, pirmahan mo to, papapasukin mo ko dito at magtatrabaho ko sa loob ng property mo. Okay, update ko lang kayo mamaya. Okay, control P. Print.
Okay guys, so kakatapos ko lang gawin yung right of entry form. But bago tayo bumalik sa field, may gusto mo nang i-share sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung tatlong bagay na sana noon ko pa nalaman bago pa ako nagtrabaho as civil engineer. First, I wish I knew na 50% ng time ko as civil engineer is sa paperwork sa pupunta. Hindi ko alam kung dahil sa field kung nasan ako, which is construction engineering, pero sobrang daming mga paperwork sa dapat gawin. For example, daily inspection report, weekly report, bi-weekly report, council report, report, ang daming report. Siguro kung nalaman ko to dati pa, nung college pa ako, siguro mas pinagtuunan ko ng pansin yung mga English writing classes ko. Para at least, diba, hindi ako masyadong nahihirapan ngayon gumawa ng mga reports kasi puro English eh. Gusto ko lang i-share sa inyo na hindi ka lang pala always sa site. Kailangan mo rin tumambay sa opisina para tapusin ang mga paperworks mo. Second, I wish I knew that AutoCAD is the most used program or software as a civil engineer. Konting share lang guys, nung college ako, pag AutoCAD drafting class na namin, pag may project na ipapasa, alam ginagawa ko. Nagka-copy-paste lang ako ng ready-made plans. Kasi yung ready-made plans na yun, konting edit-edit lang. Para kunwari ako daw gumawa, pero hindi talaga ang gumawa. Pero mali yun. Mali yun ha. Mali yun. Ngayon ko lang naramdaman yung importansya ng AutoCAD. Hindi mo talaga yung may iwasan eh. Una-una, sa mga plano na chine-check ko ngayon, syempre AutoCAD yung ginagamit, diba? So kailangan, bihasa ka sa AutoCAD. Third, I wish I knew kung gaano ka-importante ang internships during college. So yung internship namin nung college, parang 2 weeks lang natin or 3 weeks. Siguro, a month. A month lang yung internship. But hindi pa siya ganun ka-intense yung training nun kasi huwag na tayo maglokohan dito. Siyempre, excited tayo sa mga internship natin, sa mga OJT kasi diba laag. Ay, laag? Gala. Siyempre, pupunta ka ng ibang lugar na mga klase mo. Siyempre, mamamasyal kayo niyan. Ah, punta dito, punta dun. 10% trabaho, 90% gala. Pero, masaya naman. Masaya. Pero ngayon, naisip ko sana nung college, sana medyo sineryoso ko internship ko. Kasi ganito yan, guys. Sa internship, dun mo malalaman kung anong field of civil engineering ang pwede mong pasukan o pagtrabahuan sa future pag nagtrabaho ka na. Diba may iba't ibang klase na civil engineer? Water, transportation, construction, structural, tsaka geotechnical. So sa internship, pwede kang pumasok sa water company para malaman mo kung anong ginagawa nila dun at kung fit ka dun. Kung ayaw mo ng water company, pwede kang pumasok sa geotechnical company. Kung ayaw mo na ginagawa nila dun, pwede mo i-try naman ng structural company. So sa internship na phase, dun mo malalaman kung ano yung gusto mo. Gusto mong field na pasukin pag graduate ka na. Pabalik na tayo ng site guys, sana walang aso. Good luck to me! Hey guys! Good job. Hey, yeah, I'm just getting signatures from the business owners. Perfect! Hi sir, how are you? I'm back. So basically this form is just asking you for your permission so we can work inside your property. Napapansin ko talaga no pag nag-i-English ako. May tono ba? Parang pataas, baba, pataas, baba, pataas, baba. Pakinggan niyo ah. It holds and nothing against you and any damages done, we will replace it. Nakakatawa. Inaaral ko pa yung magandang English ba. Sa future siguro medyo slang-slang na tayo, pero ngayon yan muna ang kaya ko. And this permit will terminate it after the completion of the project. Okay. So in question. Yes. Hi, so wakas, tapos na talaga guys. So ngayon, pabalik na ng opisina. Walang aso, thankfully. Okay, see you there. 42 miles na lang. So charge muna natin siya. Ayun yung charger, ayun. Ayun. Green. What's up guys? So ngayon kakauwi ko lang ng opisina galing sa field. Kapoy kayo! Nakapagod na! Sobrang daming ginagawa, init-init sa labas. Hindi ako nagre-reklamo pero may panahon talagang kapoy. Nakapagod. It really hurts ang magmahal lang galito. Kung sino pang pinili ko hindi makuha ng buo. 1 miles. Keep right to State Route 110. Peng, kuha ka doon orange, Peng. Bigyan kita ng $1 each orange, pe. Sige! Sure kaya, no? Dami, oh! Sige ano daw. Kaya? Aray! Yung hinog, kunin mo, hindi yung green. Hindi ko man alam saan. Orange, kunin mo! Yung green, wag mong kunin. Saan mo? Ayun, ito. Ako, Ben, ka marunong, Ben. Yo. Woo! Uy, oh, eh. One. Kitin mo, daw. Ano? Kitin ko.
Tikman mo daw. Lemon siguro to. Oh! Professional. The farmer boy. Na, na-stuck na. Paano to? Sige, dihatake mo na lang. O oh, yan, rapit na. Ayun. Eh, isa na lang to. O, oh, ito na o. Oh. Tatlo lang nakuha mo. $3? $3 pesos. $3 pesos. Sus, mukhang nakarami yung batang yun na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, $6. My God. Sige, bigyan mo kong 4. Akin to, keep the change. Tip. Bigyan mo kong 4. Jeez. Tip. 6 naman yung orange na kuha mo. Aka na, be. Labor. Labor ka dira, ambibi. It will